Magandang araw sa inyo mga dre, ako nga po pala si Rai TV at ang palabas na ihahandog po namin sa inyo ngayon ay kakaiba, masasabi kong kakaiba sapagkat itatampok natin ngayon na hindi po artista, no? Subalit napag-alaman ko kasi na napakaganda ng kwento ng kanyang buhay. Binasagan niya ang kanyang sariling dakilang tagahanga ng ating mahal na senador na si Robin Padilla. Papakita ko sa inyo ang mga memorabilia na ngayon lang ipapakita ng ating panauhin sa araw na ito. Sige noong Ian Castro. Tara, tignan natin ang kanyang mga koleksyon ng memorabilia ni Senador Robin Padilla. So, unang-una lang sa lahat, makuha ka sa tingin kasama si Ginang Jelly de Belen. Loves kita, bilib ka ba? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Buhay ka mao, ama, ina at mga anak. Anak ni baby ama. Unexpectedly yours. Siyempre, bad boy. Tunay na tunay. Anak, pagsubok lamang. Alegagang. Bad boy 2. Ayan, alegagang. Maging sino ka man, Chris Gangang, hindi pauhuli ng buhay. Miss na miss kita. Utol kong hudlong 2. Karnap King. Ako, ang galing niyang. Karnap King. Siyempre, mista. At ang paborito ng ating panauhin, Barumbado. Ang utol kong hudlum. Hinukay ko na ang libingan mo at 10,000 hours. Ayan po mga dre, hindi lang po iyan na basta-basta cinema posters lang, no. Yan po ay mga may pirma po, yung ilan diyan ay may pirma ng ano, ng ating mahal na senador Robin Padilla. Ayan po, makikita nyo. Yan. Hindi po yan nabibili kung saan-saan. Cinema posters po iyan. Alos lahat yan, marami pang iba. Halika, kasamahan ko po kayo dito, papakita natin yung ibang memorabilia natin. Kita nyo naman, oh. Akala mo, ano eh, talagang nandito na lahat. CD, VHS, libro, pogs. Yan, oh. No fear. Asian treasures. Napakarami, mga kapatid. Naalala nyo to? Siyempre, Islander. Sir, anong kwento nito? So, hindi. Nag-endorse si Idol. Ayun nga pala. Yung mga inendorso ni Idol. Oh, ito pala mga inendorso ni Idol. Beer na beer. Sir, yung poster na ito, anong kwento nito? Eh, sa tindahan yan. Sa tindahan. Madalas makikita mo yan nung nilabas yan sa tindahan. Ah, yung mga dinidikit sa ano, okay. Sa mga tindahan dati. Pop. Ito yung bote. Pop cola. Kita nyo naman. Ang dami. Marami pa yan. Hindi lang natin pwedeng bukla. Sobrang dami. Sa sobrang dami. Eh, mga, ayun, Betamax. Oo, oh, mga Betamax, oh. VHS yung mas malaki, di ba? Yan. Betamax, VHS. Ngayon lang po inilabas yan ni Ginoong Ian Castro sa publiko. Gusto niya ipakita rin ang kanyang pagmamahal kay Idol, Senador Robin Padilla. Marami po yan, may pirma. Ito pa po. Yan, no? Tapos po, mamaya po, may mga memorabilia dito na may mga special na kwento. Sasabihin, kukwento sa atin ni Ginoong Ian Castro mamaya-maya lamang. May mga kwento po yan sa likod ng mga memorabilia.
Ganyan po karami ang kanyang mga koleksyon, mga Dre. Nakakamangha ang kanyang paghanga kay Idol Senador Robin Padilla. Lalong-lalo na mamaya pag nalaman niyo po ang kwento ng kanyang buhay. Ayun oh, pati text oh. Naaalala niyo to, mga batang 90s. Mga text dati, mga ano eh. Mga pelikula, mga action films. Tagalog action. Yan, yung bandana. Naaalala nyo po ito. Ito yung mismo, sir, no? Yeah. Ito yung mismo, yung item na to. Tapos, mga ganitong, ano, 19... issue ng, ano? Sakto, birthday niya pa, oh. Birthday niya yan? Ay, November 23. Oo nga, no? 1992. Robin, di pwede, pwede makulo. Tinago mo rin talaga yung mga ganito, sir, no? May firma ni Senador. May firma ni Senador yan. Grabe. Dami. 200, marami pa talaga. Ang dami. Kung bubuklatin po natin lahat to, aabutin tayo maghapon. Hindi na natin siya makakapanayam ng maayos. Pero ganyan po karami. Bawat issue tungkol sa buhay ni... mga kwento ng buhay ni Senador Robin Padilla, meron po siya. Ayan o, oh, naaalala nyo yan? Ano to? Ay, mga sorry. Ito, mga ads naman to. Okay. Ito tol, ano rin to, sobrang, kumbaga, ang galing, buti nga naingatan ko eh. Ang kwento nito pare, si Jario, kasi diba si Jario talaga nag-ad sa mga pelikula dati. Oo. So, gugupitin ko yan. Ginugupit-gupit ko yan. Ah, okay. Puro ads pala to. Grabe no, sipag mo naman gawin to, sir. So, sorry. Ano mo na nang maayos, may sayang naman magasgasan. Ayan, mga ads. Napakarami, mga Dre. Grabe. Ano? Ayan, halimbawa, second day, third. Pinagawa niyo to, sir? Ano yun eh? Ito ba? Kaibigan ko, gumawa. Sir, lalagyan natin ng ano yan, watermark. Baka nakawin kasi. Yun nga, kaya hindi ko inaano eh. Nilalagyan natin ng Ian Castro. Talaga... Nilalagyan ko ng Ian Castro. Hindi Rai TV. Ito, di ko pa natatapos. Plano ko kasi lahat ng naging lady niya. Lalagay ko ito. Wow. Ngayon ko lang nakita itong mga to. Ayan, sabi ni Senador. Pare ko, Ian, maraming salamat po sa'yo, kapatid. Walang kapantay ang iyong suporta. Mula noon hanggang ngayon. Gastos. Hahaha, mabuhay ka. Grabe, no? Ayun, no? Hindi pa lumalabas yung mga ganito. Hindi ko pa nakikita to. Sa'yo galing din yun. Tamo? Nananakaw. Paano buulat ako, ano na eh? Nananakawang ka? Hindi ako marunong mag-ganun eh. Dami na to. Grabe. Grabe. Ang dami. Paano natin matatapos to? Wala ka sabi ko. Meron pa nakatakot. Hindi pa nilalabas. Ito pa pala mga Dre, oh, mga nakatago lang yan, ganyan po karami. Yan. Mga Dre, narito po ako ngayon at kakapanayamin natin. Magkikipagkwentuhan tayo kay Ginoong Ian Castro, ang dakilang gahanga ni Senador Robin Padilla. Alam ko marami dyan ang magsasabi na, uy, sino ba yan? Hindi naman artista yan, bakit mo kakapanayamin? Kakapanayamin ko po siya dahil nalaman ko ang kwento ng kanyang buhay.
sobrang nagka-interest ako. Kasi pwede itong maka-inspire sa ilang mga tagahanganan natin na mamaya malalaman nyo ang napakagandang kwento ng kanyang buhay. So, sir, si Sir Ginoong Ian Castro po. Unang napanood mo siya, sir, sa pelikula. Humanga ka na kagad. Oo, oh, humanga na kagad ako. Kasi nga, nakita. Anong hinangaan mo sa kanya? Yung ano, tulad lang ng iba. Yung angas niya, yung arrive niya, yung dating niya. Kaya sabi ko, okay ito ah. Mula noon, naabangan ko na yung mga pelikula niya. Sabi mo sa movie ba? Yung unang-unang tingin mo sa kanya? Ano yun, alam ko mga parang nanonood mga uncle ko, nanonood sila eh. Oo. Tapos nandun nga ako, nakatambay ako nun. Nanonood sila. Parang nagusta ako na, ano ako ito. Kasi maangas, no? Oo, maangas po. Lalaki-lalaki. Wala nun, parang... Nag-interest ka na. Oo, nag-interest na ako na. Nauso nga yun yung VHS. Okay. Anong kwento ng VHS? Ayun, doon kasi... Sa Sinian kasi pag, di ba, matagal pa bago, di ba? Tapos, Video City. Video City, oo. Naalala ko na ito. Naalala ko Video City. Ang ginagawa ko naman, una, siyempre, papakabait ako doon. Kasi magpapamember ka dyan doon eh. Opo, opo. Aalamin yung address mo, yung... Parang ICCI ka pa eh. Oo, ganyan. Kailangan magpakabait ka muna. Pero ako may plano, ganyan. Alam ko na. Oo, alam ko na yan. Oo, pagka medyo napapanood ko na lang. Sa una pa, para rentahin ka dyan tol, ilang piraso lang eh. Pero pag gano'ng suki. Good performance. Ah, suki ka nila. Kahit ilan na argilay mo. Ayun, atala siguro mga 6-5. Hindi ko na babalik yun. Hindi ko na babalik yun. Oo, maraming gumawa niyan. So start na yon ng collection mo. Nagumpisa na doon. Tapos, nakatira kasi kami sa Lagro. Bahay namin. Yung katabi namin, Jangsia. Pag na yung tatambay ako doon, nakikita ako, may mga dyaryo si Idol. Sinasabihan ko yung mga junk shop boy doon. Pag may nakita kayong magazine o dyaryo, tabi nyo para sa akin ha. O yun. Doon na nagsimula yung pangungulekta ko yan. Okay, sa junk shop. Doon ka lang nag-interest kasi nga dumadami na. Di ba sabi mo kanina sir, hindi pa ganun kalalim yung paghanga mo sa kanya. Kailan to tumindi yung ano, yung pagmamahal mo kay Idol? Yung talagang masasabi natin, iba na to eh. Kumbaga, talagang gusto mo, lagi mo siyang kasama, sinusubaybayan. Dumating na sa puntong gusto ko na siyang makita. Di ba siyempre, sa TV lang. Naabangan ko lagi yung bagong pelikula niya, bagong palabas niya. Mga ilang taong ka nito, sir? Mga 13, 14, ganyan. Okay. Sabi ko, ilang ko yan makikita si Idol. Misan, katambay ko na, stambay kami ng mga barkada. O, oh, si Idol po, shooting doon sa ganitong lugar. Uh-huh. E, malapit lang. Saan namin yung tol. Pero pagdating ko rin, wala na si Idol. Back-up niya siya naman. O tol, si Idol nandun, si shooting. Hindi ganun kadali. Lumapit kay Idol. So, kakaway-kaway lang ako sa kanya. Ulit ang gano'n. Pero hindi pa kayo nag-meet talaga? Hindi pa. Okay. Masaya na ako doon tol. Nakikita mo siya? Nakikita ako siya. Iba yung pakiramdam? Masaya na ako. Dumating naman yung time na nagkaroon ako ng gano'n. Back subject, pare. High school? Oo, bumagsak ako. High school. Nung umpisa na, nag-aaral na ako nung pinapasukan ko na yung back subject. Meron akong classmate na ano, na Robin style din. Sabi ko, okay ito, Robin din formal. Pero parang suplado dating sa akin. Hindi, kasi binabati ko eh. Atambi kami sa tindahan, di ba sa eskwelahan. Paglabas ko, tindahan, nag-yosi-yosi kami. May lumapit sa kanyang ano, bakla. Sabi sa kanya, pwede ka bang ano, pwede ka bang magpagupit? Kasi isasama kita sa pelikula ni Idol. Robin Padilla. Sabi niya. Kung narinig ko yung Robin Padilla, sabi ko. Ito na yung pagkakataon ko. Okay. Kaya lang, nag-aalala ako dahil sinubuhan ko na nga siyang tropahin. Kaya lang parang... Ilag eh. May tabang eh. Pero sabi ko, may pag-asa na ako ngayon makita si Idol. Okay. Kinabukasan pa rin, napatrouble yun. Yung classmate ko. Napaaway yun. Ang ginawa ko, alam kong alanganin kasi lima yung nakita kong kaaway niya. Tinulungan ko yung tol. Ipagsuntuhan kami dalawa. Lima versus dalawa? Dalawa, oo tol. Talaga? Oo tol. Talagang tinulungan ko yun para
sa akin ang intention ko malaman nung bakla na tinulungan ko siya, baka matuwa. Ah, yun talaga yung purpose mo. Yun talaga. Kaya tinulungan mo. Pero ano nangyari sa inyo, sir? Lima yun eh. Bugbog kami, tol. Bugbog kami dalawa. Pero okay lang. Ay, pagsabayan din. Oo. Oh. No? Siyempre, oo. Oh. Hindi nga ako nabigo, pare. Talagang ganun nga nangyari, okay. Sabi. Kasi sinabi niya na tinulungan ko siya. Pinakilala ko. Sabi ko, gusto ko lang makita si Idol. Sabi niya, sige, sa sunod na linggo, sama kita, ganyan. Grabe din yung pagsubok, no? Talagang nabugbog pa eh. Tuwan-tuwa ako to, nung dumating yung araw na magkikita. Alam ko kasi, napipil ko, magkikita kami ng Idol ko eh. Anong pakiramdam mo nun? Parang kinakabahan ka. Abahan ako, pero yung saya yung talagang nanging ibabaw. Matingin na kami doon sa bahay niya, sa Bellevue. Problema to, iniiwan ako ng bakla doon sa gate. Sabi niya, dalawa lang ba kayo pumunta? Kasama din yung boyfriend niya. Okay. Umalis silang dalawa. Sabi niya, babalihan kita dyan, hintayin mo lang ako dyan. Doon lang ako sa gate kay Idol. Biro mo yung araw. Papansin ko na sa akin yung araw, lilipat ako. Yung araw, susunod na naman sa akin. Buti siya, andun ka lang sa labas ng gate? Limang oras ako doon tulad antay sa gate ni Idol. Oo? Oh? Ah, hindi mo alam, walang kasiguraduhan, parang ganun. Napipil ko naman na sigurado, kaya lang tatanga ko bakit ganun katagal. May guardia doon sa gate. Narinig ko naman na saka pumasok siya doon eh. Okay. Pumasok siya doon sa bahay ni Idol. Kaya naniniwala ako talaga na magkikita kami ni Idol. Okay, so naghintay ka doon 5 hours? 5 oras to. Hanggang sa pinapasok ako ng guardia. Grabe, 5 hours? Oo, tapos bilang upo ako doon sa parang bench. Pasilyo. Okay. Hintay lang ako doon. Tapos nakita ako na yung pumababa. Papa lang ni Idol to. Sabi si Idol to. Papa lang? Oo, papa. Anong suot niya? Ano? Nakasapatos, tinelas lang. Ay, parang nakapaa lang. Kasi magkaano sila doon, magsasalayata. Okay. Nakikita ko na siyang bumababa. Nag-slow mo to yun. Slow mo yung mundo ko. Hindi nga. Totoo yan, tol. Ulat ako. Katabi ko na si Idol. Tinapit niya na ako. Pare, ano ba alam mo? Tapos narinig ko, nagpapaluto na siya ng pagkain. Oh. Tapos sabi niya, sabay daw kami. Sumali daw ako sa kanila. Oh? Oo, oh, tol. Kwento nga kami. Pero paano ako na naginip? Speechless ka ba? Nung nakita kayo, nagkukwento ka ba sa kanya? Hindi, tol eh. Hindi. Hanggang ngayon, sa totoo lang, torpe ko pag-aarap siya. Sa tagal ng panahon na yun? Hanggang ngayon, hindi ko... Hindi mo nasasabi yung mga... Hindi, maraming... Mga gusto mong ano? Marami ng pagkakataon ngayon. Nakikita kami, pero... Oo nga. Torpe talaga kasi natutorpe ko eh. Salo kami, kain kami. Hindi ko pa nga makalimutan yung kinain namin yung ulam ano eh. Tol, kare-kare may bagong eh. Hindi mo makalimutan, talaga yung tandang-tanda. Tapos may dala akong ano nun, tol, yung camera. Yung... Film? May film. Eh, nung kakaantay ko sa kanya, naalala ko, balikan natin sa labas pa ako. Medyo pinaglalaro-laroan ko dahil wala akong magawa eh. Sabi ko, Idol, pag-picture po tayo. Sabi niya, sige, Idol. Tinawag niya yung isang kasama niya doon. Pinipindot pa na yung camera, ayaw mag-leak. Ayaw gumana. Yung pala, Idol, napaligtad ko yung battery. Yung napaligtad ko yung battery nung ano. Oo. Yung camera. Yung kinakita ko sa picture namin. Oo. Pamilyar ako dyan sa ano, yung camera na yun. Ah, yung picture na yun. Ako, ito yung picture, oh. Sabi ko, Idol, uwi na po ako. O sabi niya, pare ko, sandali lang. Umakyat siya. Pagbaba niya, dala niya yung poster. Pinirmahan niya yun, tol. Ang nakalagay doon. Pare ko, parang itong simula ng pagkakaibigan natin. Okay. Nakatabi pa rin niya. Ayun, tol. Yun yung unang araw na magkita officially kami. Officially na yun na. Nag-beat kayo. Oo, talagang katabi ko siya. Makusang kumakain. Okay. Kukwentuhan kami. Yun. Kaya lang, yun nga yung ugali ko talaga ba. Natuturpe ko pagkaharap ko si Idol. Hanggang ngayon. Talaga? Talagang... tinatanong ko talaga yung sarili ko, bakit yung ganyan, every, di ba? Lalong ano, tol, nagliyab yung ano ko. Pagkanga mo. Oo, nagliyab talaga ng muslim. Kumusta yung Robin Padilla sa unang pagkikita niyo, sir? Suplado, mabait, paginoong. Wala akong ibang naramdaman, tol, kundi ano, saya eh. Hindi ko siya ganong ano. Hindi ko na masyadong
Basta yung masaya ka kasi na ano mo siya. Oo, oh, yun lang, wala nang iba. Yun lang kasi talaga yung pangarap ko nung nakita siya. Siyempre, idol yan eh. Ang problema, ang maganda pa, naging nakasalo ko pa siyang kumain. Oo nga eh. Kwento ako pa, di ba? So talagang ano sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Pagkatapos nun sir, tuloy-tuloy na yun. Yun nga, lalo nag-live yung paghanga ko kaya idol yun. Dito na pare nagsimula yung gusto ko nang gayahin yung mga napapanood ko sa kanya, di ba? Kung ano yung napanood ko sa pelikula niya. Oo. Influensya. Gusto ko nang i-apply sa akin. Yan. Yun ang medyo, doon ako medyo naligaw. Totoo naman yun. Doon ako medyo naligaw na talaga na hindi ko gaano naintindihan yung pelikula lang pala to, di ba? Dapat hindi ko masyadong sinabuhay. Sinabuhay. Ibig mong sabihin isinabuhay, sir, yung kasi alam naman natin yung mga pelikula ni Idol Robin, puro mga bad boy yan eh, action yan eh. Nagsimula tol, nawala na ako ng gaano mag-aral. Ibig sabihin, naging bad boy ka rin talaga sa totoong buhay? Tingin ko, naging bad boy talaga ako. Okay. Kasi, una, nawala na ako ng gaano mag-aral doon. Doon pa lang nakita ko na, tapos, masaya ako pag barkada ko ng mga kasama ko. Kaya ako pag yung hindi na ako umuwi. Tapos, hindi na ako nakikinig sa ano, sa kasi nagpalaki sa akin, lola sa ano. Ginagawa ko na yung gusto. Hanggang sa nabartada ako sa mga dabler, ganyan. Talaga? Kadiri, pare. Talaga? Oo. Natutuwa. Parang pelikula talaga ni Robin, oo, ano? Oo. Basta pang napanood ko, ano ba? Napanood yung eksena ganito. Kailangan magawa ako to. Dumating sa punto na gano'n dahil sa paghanga mo sa kanya o sariling decision? Maaring may part. May personal din ako ng ano, may sarili din akong drama doon pero siguro yung mas nagpalihap doon yung paghanga ako kay Idol. Kasi diba? Kasagsagan noon, 'di ba? Puro action film. Oo, manonood kami ng premiere night ni Idol, manonood kami ng mga tropa. Ang dami Robin Padilla tol. Oo, hindi mo maalimutan. Alam mo yung mga nakabuka yung pag-ano? Oo, alam mo yung mga pagsasakilili. mga tagahanga. Nakakatuwa naman. Hindi kasi sir, sobrang lakas talaga ng dating ni Idol Robin. Ibang klase. Iba, grabe. Sobra. Isa rin ako sa tagahanga ni ano, Senador, syempre. Isa rin ako. Batang 90s din ako eh. Halos magkaedad lang tayo. Pagkatapos nun sir, na dumating sa punto na eto nga, parang ginagawa mo na yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Natuto ko mang hold up. Tapos nagbebenta na rin ako ng baril. Pero yung mga baril na paltik lang. Kasi siyempre diba yung sa Barumbado, at ano siya doon eh, nagbebenta siya ng baril doon eh. Gusto ko rin mapil na diba, yung pakaramdam na nagbebenta ng baril. Correct. Ay pagdil ka, diba? Parang nakakaano eh, ang akas mo kasi pag nakakapag benta ka ng baril. Grabe talaga, napagdaanan ko rin yun. Ayun. Eh paano yun sir, di ba, sorry ha, kaibigan, mga tagapanood, pero kailangan namin talakayin to, no? Si Senador Robin Padilla po, di naman lingid sa kaalaman nating lahat na nabilanggo din siya. Ikaw sir? Yun nga, nakadaanas niya ako. Nabilanggo ko rin? Nabilanggo rin ako. Ano yung sinong nakuna po? Siya po ba? Si Idol. Siya nung nakulong si Idol, hindi ko nabunta ko. Ang uhulit-uhulit na nangyayari sa akin. Sabi ko, kailangan eh, hindi mo po yung pangarap sa buhay ko. Tama. Hindi, pag wala kang pangarap, parang... Kaya nabuo kong pangarap tol, makulong. Yun ang nabuo kong pangarap. Iba yung pangarap? Oo, makulong. Kasi siyempre si Idol nakulong eh. So gusto mo rin makulong? So parang hindi magiging buo yung pagiging idolo. Kung hindi ka makulong? Hindi ako makulong. Awa ng Diyos, pinagbigyan naman ako ni Lord. Kinulong nga ako. Diba? Grabe yung iba, ayaw makulong pero ikaw gusto mo makulong. Gusto ko talaga makulong tol, pinangarap ko makulong kasi nga gusto ko maranasan. Grabe, ibang klase no. So nung nakulong ka sir, anong pakiramdam mo nun? Umiyak ako, hindi. Natuwa ako kasi natupad eh. Tapos? Kasi hindi po ako nagbibiro. Parang totoo, pinangarap ko talaga makulong. Dahil gusto ko lang maranasan din yung naranasan ni Idol. Pero hindi po pala madali. Yan. Hindi po talaga madali. Ay yung kwento ko sa inyo kanina na hindi lang ito paghanga, no? May kwento ng ano to eh, may kurot eh. Tatamaan kayo dito dahil merong inspirasyon. Mas masarap pa rin maging malaya. Correct. Diba? So after nung nakalabas ka sir? Hindi, ang bali pinakakaso ko nun, illegal possession din. Then?
Kaya talagang tuwang tuwa ako. Talaga? Oo, tol, nung nag-hearing ako. Oo. Siyempre, nakikita ako nung, ano ko. Nasa loob pa si idol nun, no? Hindi na, sa layar. Saka sa layar na. Makatagal yung panon, hindi pala masaya sa loob doon. Hindi ko, iba pa rin. Na-realize mo? Iba pa rin yung nasa layar talaga namin. Nag-ano na ako, tumawag na ako sa airman doon. Kasi nung una tol, gusto nila ako ilabas eh. Ayaw mo pa? Sabi ko, hindi. Ayoko. Oo? Oo, tol. Ayoko, sabi ko, huwag na. Yung sa punto na ano, na uy, parang gusto ko, ayoko na dito, gusto ko nang lumabas. Oo. Humingi ka na ng tulong. Oo, humingi na ng tulong. Sabi ko, gusto ko na lumabas. Bago na, pero binuhol ako lang sila doon. Oo, binuhol ako. Kasi pagdating sa doon sa... Hindi pa pala totoo yun? Hindi pa. Okay. Nalungkot lang ako. Natuto akong lumakad mag-isa nun doon. Nung maglaya ako. Kasi so, hindi ka pa nagbago talaga? Hindi pa. Kasi kasi, grupo ko eh. Ah, grupo kami pag lumalakad. Mm. Kailan yung dumating yung turning point na eh? Ayoko na. Mali na to eh. Pag malungkot lang ako, ganun. Pero pag ganyan yun ang barkada mo, dali mo ano eh. Ang saya kasi pag kasama mo, tropa mo eh. Diba kasi yung mundo nyo, diba? Pag barkada mo kasama. Pero siyempre, darating talaga sa punto, kakalabitin ka, diba? Kailan yung dumating yun, sir? Yung dumating yung lumala yung anak ko tulad pangaray. Kasi namatayan din ako ng anak eh. Pahay namin yung asawa ko. Doon na parang... Doon ka nagising na? Sabi ko siguro... Doon yung naging bahay doon sa... Nagawa ko sa lahat. Doon tapat na ako doon sa asawa ko. Gusto ko na magbago, diba? Kaya yung pamilya ko, ayaw naman wala sa akin ng airmats ko, ng tita ko, ng lola ko. Pero yung asawa ko, parang hindi ako nung bitawan. Paglaya ako, trabaho muna ako sa tita ko. Yung printing press, gawa ka ng dami. Ngayon may barkada ako, barkada niya rin yung kaibigan ng asawa ko. Parang uusap sila eh. Dumating ako, tol, parang battery pa ko eh. Eh oo, may nakaaway ako, basta battery pa ako. Ininom ko ngayon yung ano, yung soft drinks nila. Pop cola. Tinungga ako. Nilapag ko. Galit yung ano, nag-asawa ko ngayon, galit. Bastos ko naman, parang wala kang manners, ba't ininom mo yan? Pwede ko naman mag-battery. Parang ano, sa unang pagkikita namin doon, hindi kami ano, okay? Hindi maganda yung ano? Oo, hindi kami okay. Pinatulang ko naman, sinabi ko bang akin yan, ngayon. Pero nung tutulog ako, iniisip ko. Bira laks ang loob doon, ginanan ako. Sabi ko, ano na ako. Mating yung nagkita kami ulit. Humingi na ako ng sorry sa kanya. Tawanan mo na ako, sorry. Pero may ibang intention na ako, diba? Okay. Ako parang gusto ko na siya. Okay. Kaya lang talagang supply ako tol, ayaw ako pansinin. Sabi ko, tega lang. Tinawag ko ngayon yung barkada ko, kinausap ko. Sabi ko tol, ano, may papagawa ako sa'yo pero huwag mong sasaktan yung babae tol. Napanood ko naman yun sa pinikula ni Idol, yung... Barumbado? Oo, yung barumbado. Ginaya ko ngayon yun. Anong ginawa? Pina-hold up ko yung asawa ko yun. Pina-hold up ko. Pero alam ko na sa akin ng saklolo kasi walang ibang iingay sa saklolo sa akin. Sa financial daddy, hinold up. Hindi naman sinaktan, nawala yung gaya. Pinag-usapan nyo eh. Oo. Tapos? Tapos yun nga, hindi nga ako kamali. Anong ginawa sir? Kwento mo naman yung detalye. Hinold up, pagkatapos? Tinutuwan talaga. Okay, tapos anong ginawa? Hinuwa yung gamit. O di pag-akit dun sa lugar namin, sinabi sa amin. Ay yan, hinold up siya ng ganito, tulungan mo kayo ganyan. Sabi ko, hindi nga sa akin humihingi ng tulong, bakit ko tutulungan niya? Tapos? Eh, talagang hindi humihingi ng tulong. Kaya ginawa ko, nagkusa na ako. Pero kunwari lang yun, palabas lang yun. Anong ginawa mo? Kinuha ko yung gamit. Kinuha ko yung gamit niya, tambay lang ako ng saglit, para medyo matagal. Pagbalik, labi ko, ma'am, yan yung gamit ko. Walang lapis, walang kulang yan. Pero tingin ko parang naano rin eh. Tumalab eh. Naantig din siya. Oo, kaya lang talaga yung galit niya, yung pride niya, ayaw niya ibabasa. Kinagabi yan, parin nahulog sa kanal yun. Si misis mo? Oo, nahulog sa kanal. Nililinis ko talaga ng sabon yung paano. Puro kanal yun eh. Tapos yun, nagsorry na ako sa'yo.
Naramdaman ko naman, nakakawin na sa kanya. Sabi ko si Elta, parang tumalab yung ano. Effective pala totoo yun. Totoo yan, Tol. Totoo yan. Ang lakas ng ano, ano? Ginamit ko yung technique ng idol doon. Siguro marami rin gumawa niyan, no? Palagay ko. Marami niyan, meron kasi, yan. Maganda yung mga ano eh, mga... Discarte ni idol sa babae sa pinigulin eh. Kasi, di ba, parang... Ngayon, Senador, si, ano, eh, si alam idol. Na ni Senador ngayon yung kwento ng... Kaya, ano, idol, maraming salamat. Yung love sa, life mo, no? Inspirasyon pala yung pelikula ni idol, Senador. Ginamit ko talaga yun doon. Okay. So, pagkatapos nun, sir, nung ano, nagkaanak kayo, ganyan ganyan. Nagkaanak kami, yun na nga, hanggang sa... Yun nga, pare, yung nangyari sa anak na kami. Panganay? Wala. Nakakapagod na yung ganitong buhay, di ba? Kasi paulit-ulit lang. Makagawa ka lang hindi maganda. Makagawa ka, ganyan-ganyan. Tapos yung paulit. Hanggang sa lumipat ka kami ng ano, ng experience. Yeah. Ano yun? Apat na taon. Doon? Oo. Talagang nilinis ko yung sarili. Makakosa ko lang doon. Oh. Pero talagang... nilabanan ko yung tukso. Nagbago ka na talaga. Mm-hmm. Totally. Pagka talagang gusto mo pala magbago. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.